Okay, mga kaibigan, so ngayon po ang topic natin ay gawin nating double bus transistor na si SOCL504. So si SOCL504 kasi ay single lang ano, single bus transistor. So ngayon, dudublihin natin at ayan, maginawa na tayo. So kakabitan natin ng MGA350. Ayan, so may ganyang value lang ano. Hindi na pagsalubungin yung base at emitter ng mga resistor niya. So hinangan ko muna na. So maglalagay lang tayo ng resistor na 3.3 sa emitter, then 10K dito sa kanyang base. Tapos yung collector ay ikabit natin doon sa base ng NPN drive, ano? So, sa base ng NPN drive. So, kung TIP41C yung gamit niyo, ayan, so, sa base ihinang, ano? So, ulit. So, dito natin ihinang sa base, ano? Dito. Okay, so nandiyan na. Then, sa ground, ayan, kung makikita nyo may ground, so magkabit ng at least 47K or kung wala kayong available na 47K, ay at least kahit malapit, ano. So dahil lang mayroon lang akong available ay 51K. So ayan na lang ang ikakabit ko dito sa base, ano, sa base junction. Ayan. So naka-ground yung base ng MGA350, may resistor na at least 47K or 51K going to ground, ano? So pagkatapos nun ay yung ano natin, yung mga resistor na dulo ng nakakabit sa base at emitter, ito naman ay i-connect naman natin sa dito sa out ng 56 ohms. So pagkaganyan mga kaibigan, magiging double bus stage na siya or dual voltage amplifier. Then hindi lang siya ang iinit, ano, so dalawa na sila. Dalawa na yung iinit na transistor. So hindi na masosolo ni MGA340. So titingnan natin kung ano yung magiging performance nito, ano. Okay, so yan na, ikabit na rin naman na natin, ano. So hindi ko na inalis yung dating transistor na pinaralil natin, ano. So hindi ko na inalis. So, tingnan natin. So, supplyan muna natin ng low voltage, ano? Supplyan muna natin ng at least 40. Ayan, 45 BDC. Ayan, mayroon na tayong 135. Tumaas, ano? Positive 135. Millivolts yung DC offset natin. So, set natin sa 0. So, dapat makita na rin, ano. Ayan. So, adjust natin. So, yan ay naka 45 BDC pa lang. So, good as zero na yan, ano? Okay, so volume nga tayo. Okay, so check natin yung voltage natin sa base. Kung
tumaas ba or bumaba. So dapat around below 0.7 or 0.7 is good na, no? So yan, may 0.5 kabila, 0.6, so normal na yun, ha? Normal na, normal pa rin yung natin kasi ito 0.567, so almost 0.6 na rin yan, ano, mga kaibigan. Okay, so yan, ito tayo para kitang-kita ng tester. So ito ay around ayan, so 0.556, ano, so itong kabila 0.6. So tingnan natin ulit yung disoffset natin. So 1 or 0 na lang yan, ano. So try pa natin i-adjust para mas ma-close natin yung sukat natin. So yan, 0, so 0.5, 0.6, so nag-balance na, no? Okay, so very close na yan, yung ganyang, ano natin. So ang ano naman natin sa base is 0.7. 0.7 below yung standard natin. So yung 0.6, so ang importante niyan, once na may music na ay dapat pantay. So tingnan natin kung pantay. So baba natin. 0.5, 0.6. So ayan, lakasan natin. 0.5, 0.6. So pantay na, ano? Pantay na pag may audio. Okay, so anong na magiging so parang mas luminaw siya at mas luminaw siya, ano? Pero actually malinaw naman na talaga itong si 5-5-4, ano? So ang nagiging ano lang nito ay yun. So dalawa na yung umiinit na bus stage. So hindi na masusulo ng isang transistor. Okay, so tataas tayo ng voltage kasi naka 45 BDC yan. Tataas muna tayo ng at least 80. Ayan, 81 or 80 BDC na lang natin yan. Okay, so sukatin natin, disoffset natin. So nagbago rin yan, natural. So ayan, bumaba ng negative, ano, yung disoffset natin. So ay, ano pala yung ilaw natin? Tinatamaan yung reflection ng tester, ano? So, yan. Diyan na lang, ayan. So, adjust natin, pa-positive. Ayan, so 0 volt or try pa natin adjust konti. Ayan, 0 volt din. Sukat tayo ulit, ano? So yan, naka 81 BDC. Yan, 0.6 kabila. Yan, 0.6. So nagpantay na, ano, sa 80 BDC. So, 0.6. 0.6. Okay? So, tumama na, no? 0.6. 0.6. So, pantay na. Okay, so sound check natin. So, mas gumanda yung quality nito sa observation ko, no? Compare sa single bus stage. Ano ngayon, pagka nag-work siya, isa, dalawa na yung ano niya. Dalawa na yung umiinit, ano? Hindi lang yung single bus transistor.
lang kadali maggawa ng bus double bus na dual bus transistor ng ISO CL504. So ang kinagandahan nito mga kaibigan, ano, mas nagiging smooth pa yung peak ng DC offset habang natunog, ano. So mas ano siya, mas hindi na masyado magalaw, ano. Actually, yung original ni SOCL, hindi na talaga yan magalaw, hindi na malikot. Pero pag nilagyan ng double bus, hindi na talaga siya masyadong malikot. Ano? Mas nagiging stable pa siya. Camera, no, yung mayanig. So, dahil nga yan doon sa double bus natin, no, double differential, no, na pinaralil natin. Mixed rock, mixed rock.